Natin, ano? Nasaan na yung litrato? Wala pa? Alam mo na to? Sige, di sa sample natin. Basic. Ay, ito. May sasabihin daw siya. Op. Ayan. Yan yung Superman. Diyos ko po. Yan. Mario Josep. Yan yung tinatawag namin Superman kasi mukha kang Superman. Obvious naman. Yan naman yung invert. Invert? Uy. Kasi naka-invert ka. Ganyan. Actually, normally, pagka nagpa-poll kami, nakapaala kami. Kaya pansin ninyo, di ba? Nakapaala kami. Ganyan. Siya yung instructor ko yung nasa tabi ko kanina. Lalaki, ma'am? Lalaki? Hindi ka pala pwede lasing pag ginagawa mo yan. Oo, kasi baka mahulog ka. Ito ba maipapayo mo doon sa mga kababaihan, yung mga asawa, yung mga galing sa trabaho? Mas matindi ba ang regimen ito kaysa doon sa mga aerobics? Ay, oo, kasi extensive talaga yung workout ng pool. Hindi lang siya yung bus. Minsan nga, kahit mga 15 minutes ka lang nasa pool, pagod ka na eh. Isang parang, kanta lang, pagod ka na. Ang dami mo nang ginawang trick. Eh, paano pag Stairway to Heaven? Ilang minuto? Tapos, anong klase pala mga music yung kailangan para dito? Depende. Pwede ka naman mag-fast, pwede ka mag-slow. Depende sa movements mo. Kasi ang exhibition naman, normally, hindi mo naman kailangan mabilis or mabagal eh. Depende yun kung anong gusto mo i-incorporate dun sa exhibitions. So, pag sa competition, anong ginajudge, anong hinahanap ng mga hurado dito? Yung mga tricks, tsaka yung ano, yung pagiging graceful mo. Okay. Kasi, kasi kapag, halimbawa, magaling ka nga sa tricks, pero yung leeg mo naman nakaganon, yung paa mo nakaganyan, hindi nakapoint. Hindi proper form. Hindi maganda tingnan. Okay. Meron bang height requirement yan? Yung wala naman. Wala naman. Mga kasing laki ni Martin Andanar. Kaya po, hindi sabi niyo katindi. Patay tayo dyan. May lalaki bang nagpo-pole dance? Eh? May lalaki yung nagpo-pole dance? Meron, nag-try. Ang galing! Oh, sabi ko, ano ba ito? Baka, hindi kaya dating bombero yun. Kasi, pole, mukha ba sa bombero? Sa mga pole, hindi kaya. Tapos, if you're going to do this at home, anong klaseng pole yung kailangan? Yeah, yun ang pinaka-importante sa lahat. Kung magpo-pole dancing yung mga gusto mag-pole, kailangan kukuha kayo ng pole mismo from yung mga instructors niyo, yung mga kakilala. Like, hindi lang yung basta-bastang pole ang ginagamit. Hindi kaya yung pole namin dito. Parang ito. Basta-bastang pole. Parang pole ito na galing sa Maynila. Plug pole yan, pare. Plug pole na tayo. Ano yun? Tubo ng tubig yan, pare. Diba? Very ready pa naman tayo para ano. At this point, gusto ko sabihin lahat dito, sa pole. Sa pole. Pero sa lagay na to, mukhang si Paloma lang sa pole. Pwede ko ituro yung basic. Sige. Kanina pa nila inaantayan, Paloma. Hindi mo na Stairway to Heaven. Sama ka pa, tuturo ko sa'yo. Okay. Hindi ako marunong. Sama ka nga eh. Very basic lang naman. Sama ka, Erwin. 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 Baka tayo mo. Ikaw ngayon din ako. Ikaw ngayon din ako. Halika na, halika na, sir. Sige na. Hindi na tayo iikot. Pinilit ha, pinilit. Oh, sige, sige. Ahawak lang. Ahawak tayo rin. One, two, three. Para matay lasing nito. Tapos? Tapos, ito, pwede mong ihook. Ihook? Teka lang, pahawak muna ako sandali. Tapos pwede kang gumanon. Kaso hindi natin siya magagawa dahil nga very madulas yung pole. Pag ganun ba, dapat ba mahigpit? Paano? Pag ganun? Hook. Easy, boy! Easy! Kailangan straight yung arms mo. Kailangan straight. Ba? Oo. Dapat gaganon ka. Kasi kapag ka, hindi, pangit tignan. Wala ba music dyan, direct? Yan, para music. Namang, careless whisper ayan. Naman dyan. Mga ganun. Kailangan diretso yung arm. Yun, no? Ha? Okay, ano pa? Kaya, ayan, yung ano naman, yung... Ayan, no? Kasi natutulad sa akin, hindi to yung pole. Kailangan yung mismong pole. Pero ganun, normally, pag umaakyat, kailangan... Aba. Talagang nakaipit kang ganun. Nakaipit? Yes. Hindi kaya maipit si Junjun dyan. Mahirap yun eh. Parang nakaipit. Diba? Graceful yan. Kailangan grace. Kailangan pag nakagano'n kayo, yung leg mo nakagano'n pa rin, yung toes mo nakagano'n pa rin. Okay. Isa pa, isa pa. Hindi na bagay sa atin, para mo tayo bading yan. Masisira ang kuhan natin dito. Masisira ang image mo dyan. Di ba, alam, pag meron ng pole na talagang pang pole dancing, pwede na tayong mag-tricks-tricks. Pwede na bumalibalik ka dito. Okay, sige. Sikasuhin namin yan. Magkano ba yung pole niya? Mag-order kami ng pole na. Yung totoong pole. Sa bahay ko na lang. Sa bahay ko na lang. FD, bumili ka ng pole ngayon din. Ora mismo. May hardware malapit dyan eh. Order na. Orderin na. Saan ba nabibili yan? So, paano yung
merong special way to... Okay ka pa? Sige. So yun yung mga basic stance, Kumbaga yung basic, yung pag-climb, basic na yun eh. Tapos yung creativity mo rito pumapasok sa... May improvisational element dito. Yeah. So parang bahala ka ng mag... Transition from one move to another. Yeah. Okay. Yung one leg to another, alam ba, isang leg lang, tapos bababa. Tapos papalit. Tapos babalik-balik. Ano mga stretching? Dalawang paa. Meron ba mga stretching yan bago... Yeah, okay. You have to stretch before and after. Ano naman sabi ng boyfriend mo nga pala dyan? Wala akong boyfriend eh. Sorry. Nakahihintay na ko. Kasi baka sumakit yung braso mo kanina sa kasi-stretch. Pero Paloma, kung interesado yung mga tao mag-pole, syempre hindi nila pwede basta-basta gawin lang to sa bahay kahit bumili sila ng totoong pole. Yeah, yeah. Kailangan meron silang instructor. So saan... Gaano karami na ba ang nagtuturo ng pole dito sa Pilipinas? Actually, marami na rin. Pero sa isa lang ako nag-stick kasi siya talaga yung magaling. Kay Ed Aniel. Okay. I have his number. I can give it to you later. Para at least pwede namin i-share. Ano mga tipo mo sa lalaki? Single. Hey, marami nanonood ngayon. Mga single. Yan. Single. Sa mga single dyan, mga kalalakihan. Ito, ano ba mga tipo mo sa lalaki? Athletic. Athletic. Matangkad, mestizo moreno, chinito. Matangkad. Iyon, no? Mahilig, naka-brown na jacket. Pwede. Pwede. Dark jacket. Brown na sweater. Brown na sweater. May sariling show. Oh, blue na polo. Sabi niya. Tapos makeup na hawak. Mrs. Sandarar, magandang umaga po. Biro-biroan lang ko ito. Paloma, yung nakikita ako minsan dalawang nagpo-pull. Pwede naman yun. Hardcore nun ah. Oo, mahirap yun. Yung mga sa mga, ito yung napapanood ko lang sa video, yung mga surveillance namin, yung mga nagpo-pull sa mga nightclub. Ano ba yun? Nag-aral ba yun? Yun na hindi ko alam. Siguro ano. Ano yung parang mga matching na nakabitin sa ganun? Siguro yung mga iba nag-aral, pero hindi ko rin masasabi kasi kanya-kanyang, ano yan eh. Diskarte. Minsan yung iba sumasayaw lang with the pole. Hindi naman talaga nila ginagamit. Pababa sa pole, tapos biglang babagsak ka nun, naka-split. Pwede naman yun. Ang galing naman nun. Habang kumakanta si Bryan Adam. Habang kumakanta si Bryan Adam. Everything I do it for you. Yeah. Pero Paloma, aside from the FHM 100, yeah. Kailan ba yun? This Thursday na. This Thursday na, okay. Saan magagawin nyo? Sa World Trade Center, ATM. World Trade. So aside from that, what are you up to? Saan ka namin mapapanood? Or saan mapapanood ng mga fans mo na nanonood ngayon? Actually, may palabas kami na movie. X-Deal yung pangalan. X-Deal? Yes. X-Deal. With John Hall and Jamila Obispo. Sino ang indie film mo ito? Viva? Wow. Ngayon, showing ngayon. Directed by Lawrence Fajardo. Okay. Kailan to lalabas? Malapit na August ata eh. August. So abangan na lang nila. Meron ka bang website or blog na pwedeng puntahan ni Martin Andanar? Twitter lang. Oh, okay. Ano yung Twitter name mo? Paloma Esmeria. Paloma Esmeria. Twitter.com/PalomaEsmeria. Pwede natin sundan si Paloma. Kahit saan siya magpunta. Pero nakalak yun eh. Nakalak? Wala. Nakalak. Depende na lang kay Paloma kung i-approve nilang request nyo. Pag may picture naman, ina-approve ko naman. Okay, any last words? May lang. Bale, sa Thursday po, yung FHM 100 Sexiest, 8 p.m. sa World Trade Center. Mm-hmm. Tapos, abangan nyo po yung X-Deal the Movie. X-Deal? Ano kwento ng X-Deal? Matanong ko lang. Mahirap eh, kasi... in a few sentences. Okay. Bale, para naman teaser lang at manood pa yung so, mga yan. So, parang boyfriend ko dito si John Hall. Mm-hmm. Ayun. Macho, diba? Tapos, mahilig siya mag-role-playing. Yun yung parang ano na story. Mm-hmm. To the point na parang paglipat namin sa condo, nagkagusto siya kay Jamila. Tapos doon na umikot yung story. Si Jamila naman nagkagusto sa akin. Oh, so love triangle. So yun. Andun na yung twist. Okay, sa mga... So tingnan na lang natin. I'm sure maraming nakakaranas niyan, di ba? Ng mga... Love triangle. Okay? So sa pagbabalik ng SAPUL, kamustahin natin ang mga tagapayatas. 10 taon makalipas ang trahedya na ikinamatay ng mahigit 200 tao. Magandang umaga.
umaga, mga kapatid. 15 minutes to 7. Bago natin ituloy ang balitaan, narito muna si Makata. Gamit pa rin ang News 5 Live Pack.